Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, December 7, 2021. Yung minomonitor nga po nating LPA dito nga po no sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po no ay may posibilidad na lumabas ng ating bansa at ito nga po ay nasa layong 948 kilometer eastern section po yan ng Davao City. At ito naman pong low pressure area na to no. Sa ngayon po mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At ang umiiral po sa atin pa rin, no, sa may Eastern Visayas, hanggang dito po yan, sa may Caraga region at sa may Davao region ay yung ating shear line. At may posibilidad po no, ng mga pag-ulan pa rin dito sa eastern section ng Mindanao at ng maging Visayas. At ayon naman po no, sa ating advanced weather forecast, mayroon po tayong isang posibilidad na bagyo na papasok sa ating bansa at ito nga po ay tatawid dito sa may parte ng Mindanao at papunta dito sa may Sulusi at papuntang Palawan. Yan po ang titingnan natin mamaya sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon nga po, mapapansin natin, Northeast Monsoon nakakaapekto sa Extreme Northern Luzon, Northern Luzon at maging sa Metro Manila. So, makakaranas po ng mga posibilidad na pag-ulan dito po sa Cagayan Valley, sa Cordillera, sa Aurora and northern portion ng Quezon including Polillo Island. At dito naman po sa may Metro Manila, may posibilidad po tayo maranasan dyan no, yung party cloud to cloudy sky with scattered thunderstorm. At makakaranas din po no, ang rest of Visayas ng mahina at katamtamang pag-ulan. Check naman natin yung ating satellite image. No? Kung mapapansin nga po natin, ito nga po yung ating amihan ay malamig, no? Nakakaranas tayo ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At dito naman po sa may area ng Visayas, kung saan nga po no, may posibilidad nakakaranas ng pag-ulan sa may Tacloban, sa may Silago, at maging dito po sa may, Mindanao, sa may area po yan ng Surigao City, sa Kabadbaran, maging dito po sa may parte ng Bislig at even na Davao ay makakaranas po ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan at may mga maninipis na kaulapan po tayo no, na may posibilidad na isolated rain shower sa may Dipolog, sa Pagadian, Cotabato, General Santos City, Sarangani at maging dito po sa may Zamboanga City. Sa may Palawan naman po, magiging maganda ang lagay ng ating panahon, wala tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan na posibleng bumagsak ano, dito sa may Palawan. Ito na po tayo sa may ating advanced weather forecast kung saan nga po may nakita tayong sama ng panahon na posibleng mabuo sa ating bansa. So by December 8, mapapansin nga po natin yung low pressure area po kanina ay palabas at ito nga po no, ay may posibilidad na mabuo ulit. By December 9, mapapansin nga po natin ang shear line natin, no, nandito na po sa may eastern section ng Visayas. At pagdating naman po ng December 10, mapapansin nga po natin yung ating low pressure area, wala na, nakalabas na po yan. At by December 11, tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan sa may eastern Visayas, maging dito po sa Bicol region dahil po yan sa ating shear line at yung pagbuga pa rin ng ating amihan. By December 12, mapapansin nga po natin, ano, na halos parehas pa rin po na makakaranas tayo na tuloy-tuloy ng pag-ulan. Maging dito po sa Palawan, makakaranas na po yan ng pag-ulan dahil po yan sa ating shear line. By December 13, mapapansin na nga po natin ano, yung makakapal na kaulapan natin ay papasok na po ng ating bansa at nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan dito po sa eastern section ng Bicol region, sa Mindoro province, eastern section ng Visayas at ito na yung ating makakapal na kaulapan na papasok sa ating bansa. By December 14, mapapansin nga po natin, magkakaroon tayo ng isang low pressure area sa labas ng ating bansa. At ito nga po dito sa may eastern section na naman po tayo ng Mindanao. At by December 15, ito nga po ay papasok ng ating bansa. Ito nga po ay may posibilidad na maging isang tropical depression or mahinang bagyo.
At ito nga po, may posibilidad na tumawid dito po yan sa parte ng ating Mindanao. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin, no, para dito sa ating imo-monitor na posibleng sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast sa mga posibilidad na pagbabago itong imo-monitor nating posibleng bagyo. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately. Thank you.